Magandang araw, Luzon, at maayong adlaw sa atong mga higala diha sa Visayas ug Mindanao. Magandang araw, Pilipinas, at kumusta po kayo? Happy birthday po muna sa aking pinsan, magandang pinsan ni Miss Lina Bartolome Alcantara. Okay, at kumusta rin po kay Kapitan Al Rances ng Bukal sa Riyaya Quezon at sa aking pamangkin na si Macmac Bartolome. Patuloy niyong subaybayan sapagkat ngayong araw na pong ito ay itutuloy natin ang problema naman ng mga maninindan ng mga palingkera dito po sa barangay poblasyon ng Langlusod ng Muntinlupa. Ito po ang programa niyong tulay at ako po si Billy Andal, ang tulay mo. Now, para po sa mga katanungan, concerns, issues, kung may gusto po kayong itulay, ang numero po ang inyong iti-text o tatawagan ay 0985-175-4900. Ulitin ko po, 0985-175-4980. Sumasagot po ang telepono na yan. Well, bago po tayo mag-umpisa, kumusta po kay Mayor Rufino Rupi Viason? Kumusta na po kayo? Hindi na po ba kayo busy? Now, kumusta rin po kay Kagawad George Arciaga at happy birthday po sa aking apo na si Eve, ang aming paboritong bunso. Eve Tropicales, kumusta ka na, Ineng? Well, nandito na po, itutuloy nating mga palingkera, kung tawagin, ano po. Dahil sila po ay mga nagtitinda, mga stall owner mula sa Southville 3 New Public Market. Ito ay matatagpuan sa poblasyon Muntinlupa City. At may tatlo po tayong kasama rito para maihayag nila ang gusto nilang itulay sa ating programa at makatulong ma-resolve finally ang kanilang problema. Matagal na nilang nararanasan ito at katulad po ng naririnig ninyo, kabilang po sila sa gustong tulungan ng Tulay TV Show, mga taong walang boses, hindi naririnig at ayaw pakinggan. So, umpisa natin kay Miss Myrna Pensador. Welcome to the show, Tulay, Myrna. Apo. Magandang hapon po, Sir Willie. Nagpapasalamat po kami sa Tulay PTV Board na kami po ay na-invite dito para maitain namin ang hinanain namin tungkol sa aming palengke na sana po ay ma-reopen ulit. Okay. Mabigyan niyo po ng solve ang aming mga problema to. Okay. Pag-usapan natin yan. At next, Elsie, welcome to the show. Ay, magandang hapon din po, Sir Billy. Kabili na lang. Kuya Billy. Kuya Billy. Nandito rin po ako para suportan din yung mga kasama ko dahil sa hinaing din namin sa palengke na maisaayos ulit. Okay. So talagang kayo ay nasa palengke, sa palengke na bubuhay para sa mga pamilya niyo. Well, ang pangatlo naman ay si Miss Marieta Balangge. Welcome to the program, mga tulay. Magandang hapon po, Kuya Billy. Magandang hapon po. Maraming salamat po sa pagpaunlak sa amin dito sa Tulay PTV 4 upang mailabas namin yung nasa aming damdamin ng mga maninindita ng Southville 3 okay. Public Market. Yeah, kaisa rin po ako sa mga sa grupo na naghahangad na may saayos po ang public new market ng Southville. Gano'ng katagal na ba itong problema ninyo na ito? Nasa 6 na buwan na po. Maging isang taon na po kami sa July 8. July 8? July 8. Okay, isang taon na. Isang taon na po na nagbukas ang palengke, pero halos 4 na buwan lang po itong nag-operate. Kasi unti-unti na po itong nagsara. Yes po. Unti-unting nagsara? Unti-unti na pong nagsara kasi po nalugi na po ang mga nagtitinda. Unang-una po ang mga magtitinda ng isda, karne at saka mga gulay. Kasi ito po yung madaling masira. Kumbaga sa istorya, balikan natin kung paano nag-umpisa itong istorya na ito. Istorya ng hinanakit at agony, ganun ba? Yes. Okay. Ikaw nga, kwentuhan mo nga, Myrna. So, bali po, nung September ay
Sorry po. July 8 po, nag-open po ang Anyo Public Market. 2022. Opo. So, 2 to 3, wala pa pong 1 week. Wala na pong tao. Wala pong nag-akyat dahil po, doon po sa banda baba, may illegal vendor po. So, okay. Ang tao, doon po sila namimili. So, wala pong umaakyat doon sa amin kasi papasokin po. Ibig sabihin, yung palengke na kinapupwestuhan nyo, bago makarating doon, ang mauunang madadaanan, yung illegal vendor. Yung space na kung saan nandun ang mga illegal vendor. Yes, kung magisa ko, no choice. No choice. Kasi doon talaga dadaan ang mga tao. Yes, okay. Hanggang doon lang po sila. Okay. Hindi na po sila nakakaakyat sa amin. So ako po, 3 beses na po ako nalugi. Una po nung opening, then pangalawa po, pangatlo, wala po bumabalik na puhunan sa akin. Okay. So masakit po, mahirap hanapin ang pera. Paano kayo nakarating dyan sa New Public Market? I mean, natural, hindi naman kayo dumating dyan na libre or anything. Ano ba yung, sinong pwede mag-storya sa inyo? Na-open yan nung... Nabasa ko siya sa isang Facebook page ng city government na magre-reopen siya. Tapos ngayon, nag-inquire ako. Nung tinawagan ako na umattend doon ng orientation ng Saturday. Umattend naman ako ng orientation. On the spot, nagbigay kami ng 5,500 na 500 na membership fee. Tapos 5,000 para sa capital share. Market fee. Okay. Tapos? Then, pagkabayad namin, nung sinabihan kami na mayroon pa palang 5,000, yun naman daw is capital share. So, lumilitaw 10,000 kaagad ang nilabas ninyo. 10,000. Lahat kayo. Per stall owner. Okay. Okay. And then? Yun, tapos parang, syempre, nung tinun over sa amin yung stall, nagkaroon pa kami ng renovation. Inayos pa rin namin yun. Tapos, nag-operate siya nung July 8. Parang unti-unti din sumara. Nagsarado din. Yung parang, ang tanin ako is hindi naman siya madaling masira, pero nandoon siya sa expiration. So kung walang mag-expire, hindi ko rin naman pwedeng ibenta kung expired na. Magkakaroon ka naman ng violation. Okay. And then, sa total, magkano ang bawat isa sa inyo na i-invest dun sa pwesto lang mismo? Sa amin naman po eh, kami po ay grupo dun sa aming stall na yon. Bigasan po kami ng 4 pieces. Eh. So dole out po yun ng government. Hindi lang po isa ako na 30 po kami na member doon. So magkano nilabas niya? Yun po sa loob sa 4 na buwan po, hindi po agad-agad naubos ang bigas. So yung bigas po namin is binukbok, hindi lang po siya bukbok. Rice retailer naman po kayo. Okay. Kaya sa ganun po na kailangan po namin ipautang, ipagduldulan, na utangin niyo na yan. Mawala lang po yun kasi habang tumatagal po yung paninda, yung bigas, kahit po yan sabihin mong bigas na bago yan, habang tumatagal po yan, hindi lang po bukbok ang nanidyaan. Yes po, magkakaroon din po siya ng uod ng mga po. Yung puti talaga. So kailangan mo siya sabi ko doon palang kako, lugi ka na. Okay. Diba? Paano natin mababawi yung ganung lugi kung wala tayong mamimili? Linawin natin yung investment nyo. Yes po. I mean, yung ibinayad nyo para magkaroon kayo ng stall. Yes. Binabanggit na 5,000, another 5,000. Yes po. Ano pa yung ibinayad nyo? 500. Membership fee. One time yun, 500. Ako po, na-auto talaga po is 10,500. 10,500. 5, 500. Yes po. Ilan kayo na nagbayad ng 10,500? 200 plus. So, yung 10,000 times sa 200 na lang, 2 million. 2 million, sorry. 2 million. Okay. Kanino napunta yung 2 million na may gig? Doon po sa pamunuan ng kooperatiba ng South Military New Public Market. Okay. Pag-usapan natin yan kung kanino yan na turnover in detail. Sa ating pong pagbabalik, mga kaibigan, itutuloy natin ang issue tungkol sa New
public market dito po sa Southville 3 ng Poblacion, Muntinlupa City. Huwag po kayong alis, pagbabalik ang tulay mo. This program is brought to you by Coca Life, the best healthcare insurance provider in the Philippines. Nak, ano? Game? Ladies and gentlemen, this season's MVP number 15, the Phenom! Yeah! All right! Eto na, partner, ang match of the decade. Oo nga, partner, kaya ta, simulan na natin. Possession is now with the Phenom, being guarded by two opponents. Oh, what an amazing crossover, and he dunks! All right! Phenom dribbles the ball. The Phenom is down, and his teammates come to the rescue. Ano, okay ka lang? The crowds cheer. Phenom! 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 Last 5 seconds, and the home team is down by two. And only this three-point shot can secure the championship. Five, four, three, two. Okay, nagbabalik po ang tuloy mo at kasama pa rin natin ang mga palingkir ng New Muntinlupa Public Market. Ano po? Well, may binabanggit ka kanina na yung nagbayad kayo, sino ang tumanggap, at yun gusto natin malinawan. Bali po, nagbayad po ako doon sa kanilang treasurer na si Teresa Padriquera. Siya po ang nag-resibo sa akin, din siya rin po ang tumanggap ng pera, ng bayad ko. Oh, that was in July. Opo, noong July, ito po, January 15. Itong yung January 15 po, pwede ito makita po yung nag-request na mag-inquire lang sana po ako. Ang dala ko po ay 1.5 lang. Yun po, nagsibuhan po ako nila. Then sinunod ko by February 7, additional po ako ng 9,000. Ito yung kumbaga sa kwan, ikakulangan doon sa dapat mo raw bayaran. Kaya 10,500. E, resibo lang ng tindahan ng voucher. Diba? Sabi po nila ay naubusan daw yata po sila ng official resibo. Opo. Okay. Now, actually, sino talaga ang naghahawak? Kasi lumilitaw, assuming na ito nga ay pansamantala, ito ang tunay na resibo, at dito napunta sa Southville 3 New Public Market Cooperative. Sino ba ang pinakapuno nito? So, ang pinaka-chairman po nandiyan, ang pinaka-presidente po ng co-op ay si Mr. Jap Landingen. Jap, anong buong pangalan nung Jap? Ernesto Landingen. Ah, Ernesto Jap ang palayaw ni Mr. Ernesto Jap Landingen. Ah, Landingen. Bali siya po yung chairman. Then, ang sabi naman po sa amin, yung 500 ay membership fee namin. Then, yung 5,000, yun yung share capital. So, yun daw pera namin ay nasa bangko, sa co-op ng dito sa city hall. Nandun daw naka-deposit yung 5,000. Sa co-op ng Muntinlupa City Hall. City Hall. Okay. Then yung 5,000 po ay hindi na daw po yan maibabalik sa amin dahil yun po ay pangbabayad sa pagpakabit ng Meralco, then Maynilad, at saka yung mga utility po na maglilinis ng market. Lumilitaw na yung isang 5,000 ay parang capital investment mo. Kung capital investment yan, dapat ay kumikita kung may kita. Opo, opo. As of now, meron ba kayong alam na kinita nung investment niya? Wala po. Tulog ang pera. Paano yung nasabing wala? Eh wala po. Hindi po nag-ooperate yung palengke.
Okay. Before kasi sabi nila, yung 5,000 na yun na share capital is, yung explanation nila sa akin is, kikita daw yun. So yearly daw siya magkakaroon ng dividendo. Yearly? Yes. Pero ngayon mag-iisang taon na, parang hindi ko inaasahan na magkakaroon ng gano'n. Kasi wala naman talagang nag-o-open sa market. At saka kahit niyang officer, wala din naman ako nakikita. Ano naman ang... Nag-complain ba kayo sa mga official natin, barangay, sa yes, whoever, agency? Nag-complain ba kayo? Yes po. Nag-ano na po kami, luwapit na rin po kami sa barangay. Tungkol po sa problema namin dyan sa palengke. Agad naman po kaming inaksyonan ng aming kapitan sa poblasyon, si Cap Allen Ampaya. Umaksyon naman po kaagad. Kami ang sinabi po niya, isa pa sa amin na kung ano po yung agency na nakakasakop sa aming lugar, doon sa aming area, ay kami din ay lumapit. Kasi NXA po kami. Kami po ay taga-South Beach Agency. Kung sino daw po yung agency na nakakasakop sa amin, ay kailangan po ay dumaan din po kami doon. Kaya pagkatapos po namin doon sa Puente Capitan, kami naman po ay nakipag-ugnayan din po sa NXA kay Ma'am Sonia Kimabesa. Kami naman din po ay hinarap ni Ma'am Sonia. Inano din po na yan na kami po ay umasa na sila po ay uma-action din po. Gumagawa din po sila ng paraan na magma-ayos po ang problema tungkol doon sa illegal vendors na aming inilalatag sa kanila. Dahil kung hindi po maayos yung illegal vendors, hindi po mag-ooperate ng tama ang new public market. Kaya yun po ang aming inano sa kanya. So, hindi lang po kami doon lumapit, kami rin po ay nagpasa rin po ako. Kasi ako po yung tagahatid ng aming mga request letter. Barangay NXA to Mayor. Ah, to Mayor? Yes po. Yung tatlong ahensya po na yan, binigyan po po yun. So, pumunta ka rin kay Mayor? Yes po, pumunta. Nagsubmit din po ako ng dalawang beses po ako nagsubmit. Ang pinag-uusapan nating Mayor ay Rufino Biason po. Napahatid din po ako ng kwan doon. So, tumatawag din po ako, pinapalo ako rin po yun kung kumusta na po yung aming letter na kami po ay gusto mong ipag-usap sa kanya para mailabas naman po namin yung aming hinahing. Okay. Na mas resolve po yung problema namin. Ano naging tugon ni Mayor? Ang tugon po ay busy pa po si Mayor. Busy? Ayan. Busy pa po. Busy? Si Mayor, kaya... Di ba Mayor yan? Di naman siya busy? Yes po. Eh, busy pa po. Marami pa raw po siyang ginagawa. Ah, busy. So, ibig sabihin, B-U-S-Y. Yes po. Ang pagkaintindi ko kasi B-I-S-E, busy. Okay. Busy pa po. Anyway, sige, tuloy mo. Kaya nung sinabi ko, sige, kailan po ako pwede ulit? Kailan pa yon yung pinakahuli na sinabi sa iyo siya ay busy? Lagi po akong tumatawag. Sa isang linggo po, alternate po kami ni Ate Mirna Pensaber. Sa isang linggo. Sa isang linggo? Ilang yes, linggo na yan? Mula po nung magpasa po ako ng request letter, hanggang po nung magawa sila ng solusyon na maglagay ang NXA to jack lang tingin ng yung ating market na ano ba ito? Yung sa Pasko? Christmas Bazaar. Na habang tinutugon na inaayos po, nire-resolve po yung problema namin na hatakin o engganyahin ang mga magtitinda sa illegal vendor at iakyat doon sa tamang palengke, kami po ay nag-ano ng Christmas Bazaar. Okay. Well, bago natin ituloy yung talungan, well, ito pong pinag-uusapan natin ng mga involved na mga personalities, katulad po ni Mr. Jap Landingin. Ayaw po niyang makipag-usap at hindi nga po sumasagot sa telepono. At nagkataon naman po yung nakaupong yung ating regular na mayor, si Mayor Rupi Biason, wala naman po sa ating bansa at naglalakbay sa Europa. Hindi rin po natin mahagilap si Vice Mayor Temi Simonda, who is currently the acting mayor of the city. Kaya hindi po natin mapakinggan ang kanilang panig. But we gave them all the opportunity to air their side and to listen to sa mga problema nitong ating mga magtitinda dyan sa new
public market ng poblasyon ng Tinlupa. Okay. Tuloy natin ang ating usapan. Bagamat more or less malinaw, hindi kayo ang nag-intindi lang sa inyo for some time, panandalian ay yung barangay kapitan, pinaalis yung vendor na pagkatapos ay bumalik din. Tama. Okay. Dinala niyo yan sa NHA, wala rin namang ginawa bilang sila ang may-ari ng area dahil nasa kanilang pangangalaga yung area. Tapos pumunta rin kayo kay BC na mayor, Rupi Biason, pero ang sagot nga ay BC siya, kaya hindi kayo napapakinggan. Now, ano ba ang talagang gusto niyo mangyari? Bali po, kuya. Nung time po na nag-request po kami, nagpadala din po si Mayor Piaso ng mga taohan niya, anti-vending. So, hinuhuli po nila. Okay. Talagang nililinis din po nila, 3 times. Ang problema po, pag alis po nila, nagbabalikan po ulit ang mga vendors, those sa illegal. Mm-hmm. Okay. So, ang sana po, ang request namin, para talagang malinis, lagyan po nila ng posting yung mga nagtitinda doon, na bawal na po talaga, para yung mga nagtitinda doon, mapaakyat na doon sa new, sa Speed 3 New Public Market. Pare-pareho pa kayo, nagkakaisa kayo na yun ang kahilingan nyo. Okay. Dahil nga naman, obviously mga kaibigan, paano nga naman mag magiging productive o business-wise ang mag-operate o magkaroon ng isang stall kung hindi na makakapunta sa iyo ang nagtitinda at ang mga mamimili rather, dahil nahaharangan na ng mga vendor at natural kahit naman sinong mamimili. Kahit ka papapasok doon ay mabibili mo naman din sa harap yung mga paninda na kailangan mo. Anyway, parting words because we don't have enough time. Anong gusto mong sabihin ba? Yun lang po ang gusto naming ipaabot sa aming pong mga kasama na sana bigyan din po kami ng pagkakataon para nang sa ganun ay maayos na natalag, maayos na natuluyan na makapag-operate po ang SB3 New Public Market. Kasi mag-iisang taon na po yan sa July 8. Mas mahaba po yung panahon na hindi po nagtitinda, nakakapagtinda kasi nalugi na po ang puhunan kesa po doon sa pagbukas. Ikaw. Para sa akin, magbigay sila ng, yung mga officers na nakakasakop din sa public market, is magbigay ng update, kasi huling update nila December pa. So, mag-aanim na buwan na ngayong taon na to, wala pa kung ano ba talaga yung plano nila. Settle natin ang mga gusto nyong itulay na issues and concerns. At maraming salamat sa iyo, Ms. Myrna Pinsader, kay Ms. Marietta Balangi, at kay Ms. Elsa Nanjo. Yes. Dahil sa, yun po, sa kabila ng inyong pangamba na baka kayo ay balikan ng mga taong nabanggit ninyo, ay nandito pa rin kayo at nagtiwala kayo sa programang ito para maitulay ang mga problema nyo. Huwag kayong mag-alala at itutuloy namin ang inyong problema sa unang-una sa Barangay Kapitan, papunta sa NHA, at sigurado pupuntahan natin ang BC na Mayor, na si Mayor Rupi Biason, para magkaroon ng resolusyon at maging maayos naman ang pamumuhay nyo at mawala na kayo sa panahon ng agam-agam at pag-aalala na yung in-invest ninyo ay mabaliwala at hindi kayo magkaroon ng malinaw na hanap buhay para sa inyong mga pamilya. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po sa Kuya TV. Okay, gusto ko pong ulit-ulitin dahil may issue po tayong ipinresenta sa pamunuan ng lungsod ng Muntinlupa. May kinalaman po sa mga concerns. Hinggil po sa kalsada na hindi mga sasakyan ang dumadaan, kundi mga tao po sapagkat wala pong espasyo na madadaanan ang mga tao, wala pong sidewalk. Sapagkat ang sidewalk po ay inokupa ng City Hall, unang building ng City Government of Muntinlupa. Nakakalungkot po na ang dapat ay modelo sa pagpapatupad ng batas ay siya pong numero uno dito po sa Muntinlupa na nagva-violate ng easement provision ng ating National Building Code. Mag-isang buwan na po ang nakalipas, ngunit wala pa po tayong aksyon na naririnig at
wala pa pong nakikitang pagkilos ang city government of Muntinlupa. Hindi ko po alam kung kayo po ay tulog. Now, may isa pa pong issue dyan dahil lang sa isang abusado, naninigaw, nagmumura na traffic aid. Dito rin po sa lungsod ng Muntinlupa, ang tinutukoy po natin ay si Mr. Rico Rosales na nanghihiyan ng mga tao, ng mga motorista, ng mga driver. At ang sabi po nitong Mr. Rosales, mag-complain na kayo ng mag-complain. Ngunit baliwala yan sapagkat malakas po ako kay Mayor Biason. Now, tingnan nga po natin kung tunay na malakas sapagkat ang ating pong paniwala, ang paniwala po ng tulay, ni isang segundo ay walang karapatan na nandyan sa kanyang pwesto si Mr. Rico Rosales. Ngayon, tingnan po natin kung ano ang maitutugon ng City Government of Muntinlupa, particular si Mayor Rufy Biason at si Vice Mayor Temi Sumundac, kung they are responsive or they are consentidor sa mga tao na bastos, arrogante at walang espasyo dapat sa City Government of Muntinlupa. Ito nga palang inireklamo na si Mr. Ernesto Jap Landingin. Ito, sa dami po ng reklamo rito, reklamo ng illegal na pamumuno sa Homeowners Association ng South Beltre ng poblasyon, lungsod din ng Muntinlupa. Nakaupo po ng walang mandato ng mga mamamayan, about 40,000 people dyan po sa malapit sa Bilibid, sa may poblasyon ng lungsod ng Muntinlupa. Ngunit para po ang puwit ay naka-epoxy dyan sa kanyang upuan. Ano po? Ano po ba kaya ang gusto ninyo, Mr. Jap Landingin? Lambingin kayo o lalandiin kayo? Malaman po ang inyong kasagutan dahil nagtatago po kayo, ayaw kayong sumagot sa mga tawag sa inyo, ayaw kayong makipag-usap sa tulay. Ay sino po ang gusto niyong kausapin? Ako, si Billy Andal, ang tulay mo. Ang boses ng walang tinig, ayaw pakinggan at hindi naririnig.